Hello mga kakasina! Ako po ulit si Ate Angel na ang kasina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert or kakanin recipe na baka hindi mo pa nagagawa or nasusubukan sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. Para umpisahan ang ating recipe for today, naglagay na po tayo dyan ng 1.5 cup na glutinous rice flour at sinamahan natin ito ng 24 grams na ube jelly powder, tapos hinalo lang po natin ito ng maigi para mag-combine sila, and then maglalagay na po tayo dito ng water. So, naglagay tayo dyan ng tubig, tutunawin lang muna natin ito bago natin po ibuhos lahat. So, bali, dalawang batch yung ginawa ko. Una, tinunaw ko muna siya sa tubig, yung ating mga dry ingredients. Tapos, isinunod ko na yung natitira pa nating tubig. So, bali, in total, 3 cups of water po yung kinailangan natin sa ating recipe. Pagkatapos po noon, inilagay na rin natin dito yung 400 ml na coconut cream. Kapag nailagay na natin yung ating 400 ml na coconut cream, maglagay na rin po tayo dito ng 1 can or 390 grams ng ube condensed milk. Kapag nailagay na natin yung ating ube condensed milk, naglagay rin po ako dito ng ube na essence yan. Kung wala namang ube essence, pwede kayong gumamit na lang ng vanilla essence. Tapos kapag napagsama-sama na nating lahat yung ating mga ingredients dito sa ating kawali at natunaw na natin ng maigi yung ating mga dry ingredients, pwede na po nating buksan yung ating apoy sa ating kalan over high heat. So dapat malakas muna yung ating apoy at huwag nyo yung hahayaan na hindi hahaluin yung ating mixture dahil po maninikit lang siya doon sa bottom ng ating pan, and ayaw naman natin na mangyari yon at ayaw din natin na mahilaw yung mga glutinous rice flour na inilagay natin dito. So kapag medyo nakikita ninyo na kumakapal na nga yung consistency ng ating mixture, pwede na po nating hinaan yung apoy sa ating kalan. At ilagay na rin po natin yung ating 1 tablespoon ng butter, and maglalagay rin po tayo dyan ng 2 piraso ng buko. So ito po yung 2 piraso ng buko ay pinakayad ko lang at malambot po ito, yung para ba siyang pang salad. Tapos kapag nailagay na natin yan dyan, mapapansin ninyo na medyo mas kakapal na yung consistency ng ating mixture. So ganon, haluin lang natin ito ng haluin. So doon lang naman yung part na medyo mahirap kasi nga, ano to eh, kumakapal yung consistency. So, medyo mahirap na natin siyang hahaluin dahil yun nga, yung pressure. Yan. So, kapag nahalo na natin ito ng nahalo ng maigi at napansin nyo po na ganito na yung consistency, yung para ba siyang makinis, ayan o, medyo glossy na or maganda na yung consistency ng ating mixture, pwede na po natin i-off yung apoy sa ating kalan at gagamit lang po ako ng microwavable tub na ganitong shape, ayan yung oval, yung pwedeng pang leche flan. So, tinransfer ko lang yan dyan, tapos tinantya ko na lang din kung gaano karami, pero hindi ko inapaw yung lagayan. Kapag na-i-transfer na natin yan dyan, palalamigin lang natin to kasi hindi naman pwedeng i-enjoy agad natin to nang mainit siya. Eh, hindi siya ganun masarap. Dapat ipapa-cool down muna natin siya. So, kapag ganun, naglagay lang din ako ng keso on top. Sa inyo naman kung gusto niyo yung lagyan ng keso. Yan. So, kapag malamig na yan, tapos nilagyan na rin natin to ng keso, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating recipe for today. At ayan na nga mga kakasina, once na lumamig na po at nag-set na yung ating recipe, this time, pwede na po natin yang i-enjoy. At ayan na mga kakasina, tapos na naman po ang ating easy and no-bake na ube makapuno kalamay jelly. Pwede, di ba? Kung nagustuhan mo yan, please like and share this video. Yun lang mga kakasina, thanks for watching and enjoy this video. Mayroon bang magkapagsasabing iniisip kita? At mayroon bang may alam na laging hinahanap ka? Kung ako naman ay iiwas, malalaman mo ba na ako ay may lim na pagsinta?